Matagal na ako sa gawain ng Panginoon sa loob ng simbahan. At sa napansin ko sa mga nagkaraang mga panahon ay parang iniiwasan ng karamihan na pag-usapan ang church discipline. At paminsan ay nag-iisip ang mga trainers natin kahit sa mga Bible schools at mga pastors na pag-usapan na lang ang church discipline sa klase on in the Bible Institute. At yan po ay kasama sa church administration. Or kasama din yan kuminsan sa pastoral theology, the implementation of church discipline. Salamat naman na ang ating choir ay kinanta itong Refiner's Fire. Dahil can you imagine what the church of Jesus Christ would be now without discipline.
The church has been in the world today for almost 2,000 years. 2018 na tayo, dagdagan mo pa yan ng another 15 years. You add another 13 years, it will be 2033. So kung tingnan natin ang ating kalendaryo, the way we are reckoning, kasi ang church age is reckoned by the Gregorian calendar, 365 days. And Jewish calendar ay 355. Arab calendar is 355. Ang redemption or prophetic calendar ng Biblia, yung kalendaryo na ginagamit ng Panginoon sa Daniel at Revelation, yan po ay hindi yan 365, hindi rin 355. That is 360. Kaya nagkakaroon tayo ng 5,230 days, 2,300. Dahil sa 7 years tribulation period. Binabanggit ko ito dahil the reason why some organizations have lasted until now is because na-disiplina nila yung mga tagasunod, whether it be a good organization or an evil organization. Kung bakit sa ngayon ay malakas pa rin yung rebeldy or terrorism? Bakit malakas pa rin ang krimen? Why is corruption still strong today? Because people who perpetuate them are not only very well organized, but they are very well financed and they are very well disciplined. And I hope na sa ating society ay makita man lang natin ang pagbabago sa pagtakbo ng ating mundo. At it seems that kailangan talaga ang disiplina. And I agree with the desire of our government to curb criminality and corruption. But of course, alam naman natin na hindi yan kaya. The only ruler who will be able to implement strict discipline with a rod of iron is Jesus Christ during the millennial reign. And indeed, that will be the refiner himself will be with men again as the resurrected Lord of Lords and King of Kings. Okay, atin lang tingnan ulit ang atin curriculum. Padaanan na lang natin na mabilis yung ano. Okay. Ibaba nyo nga ito. Doon na lang. Sakit liig ko eh. Hindi bali. Total, may notes man ako rito. Hindi bali. Okay na. Mamaya, bago naman yung inyong camera. Okay, you have. Discipline is the ministry of the church intended to deal with a leader or member who commits sin or offenses requiring a special program of reproving, correcting, counseling, rehabilitation, and restoration by number one, helping him to realize his offense, which is very important, to admit fault and to repent. Two, by offering counseling and rehabilitation program in partnership with his immediate family or authority. Three, following up the program for as long as necessary, depending on his response. And finally, helping him get restored into the church fellowship to activate membership status and privileges should there be adequate demonstration of the Holy Spirit's work of transformation of his life and conduct, having been disciplined, chastised, to restore to soundness of mind. In church discipline, it is important to consider the spiritual and organizational responsibilities and accountabilities of the people to be disciplined. It matters much who are the offenders. Those in leadership have more accountability than others. For them, the process could be more complicated and more sensitive. You see that in 1 Timothy 5, dahil required ang process, iba yung procedure. That's not a dual or a it's not double standard, but you have a standard for disciplining leaders
which is especially for them. You have also another one for those who are not in positions of leadership. The principle of the greater the responsibility, the greater the accountability is an important factor in this special ministry. In 2 Timothy 3:16, we memorize that all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that a man of God may be perfect or mature, thoroughly, truly furnished unto all good works. Hebrews 12:5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, this is God inspired by the Holy Spirit, the writer of Hebrews. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not real sons, not sons. The subjects of church discipline, just briefly, or beneficiaries. I would like to call this beneficiaries. Nakalagay ba dyan? Subjects lang? Okay. In church discipline, it is helpful to categorize the composition of the church and the problems which may be included in this ministry so that the appropriate biblical process may be followed for a more successful program of counseling and restoration. Church discipline, beneficiaries. That's a new term for church discipline. Kasi karamihan victims. You know, when you are called for a program of church discipline, we look at it na kinakawawa ka ng simbahan. Ano bang klaseng simbahan na yan? Bakit kinakawawa yun? Beneficiary yun eh. You should thank God that you are a special subject for God's benefits. Ayaw mo pa yon? Tinatawag ka dahil gusto ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan ay mabigyan ka ng tulong. Bakit kung tayo magkasakit, believe din tayo at pasalamat din tayo sa mga tulong na binibigay para mapagamot tayo? Why can't we not have the same attitude when we are called for a character problem or attitude problems? Sana kung ang ating paningin dito sa ganitong ministry would be very positive. You know, we would not be just like we are today. We would have become a much better church than we are today. God knows that, and I think it will be revealed in eternity. Kahit sa buhay ko, kung may mga bagay sa buhay ko nga hindi natuwid, mabuti na lang may mga matapang na mga tao na I was subject to some of this correction. So, ang beneficiaries natin ay marami. This is not, I mentioned last Sunday, that this is not a category of membership where you have class A, class B, class C. Hindi, no. It's not class. Ito po ay happen to be where we are in our involvement with the church. You have the first group that we have listed here. By the way, these are not listed in the order of preference. Nakataon lang na hindi naman alphabetical order yun. Siguro maganda, alphabetical order na lang para wala sabihin natin na pinapatamaan ako ni Pastor Nacita. Okay, ang una dyan are pastors, CE workers, missionaries of the church. They are the first beneficiaries of church discipline if they commit something that requires correction and they are willing to be helped. Next are officers. These are elected or appointed by church natin. We have a few officers that are elected and we have officers that are appointed.
baptized minor children of members of the church. Nilagay yan dyan dahil at 12 years old, we begin baptizing our children. Hindi na natin pinapractice na basta before 12 years old, ibaptize na natin. I think it's about 12. 12 kasi kahit sa Jewish community, a boy of 12 years old begins his serious training in the synagogue. And then he is also trained at 12 years old by his father to become a fisherman if the father is a fisherman, or a farmer if the father is a farmer. At 12 years old, you are already trained to follow the trade of your parents, because that's how our careers in the past are perpetuated, para na sigurado tayo na may mga susunod na generation na magpatuloy ng ating profession. And today, kadami-dami na ng klase ng mga trabaho na inoalok sa atin. Then you have, minor children, nilagay dyan dahil sometimes they can be a beneficiary of the church discipline. But sometimes they cannot be because they are under their parents. Okay, baptized spouses whose husbands or wives are members. They can be beneficiaries of church discipline. Okay, then you continue. You have individuals of legal age who are members or non-members regularly attending and actively supporting the church. We have some people here who are not in the official list of membership that we have, but for many, many years, they had been regularly attending, and many of them are sometimes more active than those who are in the list. Kaya sinasabi natin dito, we have an open membership. We recognize the participation of even visitors that 20 years ago. Until now, they have not really applied officially to be a member, but God knows how much they have contributed and put in terms of their effort, their resources, and their time to the work of First Baptist Church of Manila. And as a result, if at all they needed correction in their lives, then if they are willing, then why deprive them of the benefits of church discipline? Leaders and members of other churches under the administration or support of the church. May mga simbahan tayo all around dito sa Pilipinas where their pastors and their leaders, because we are part of their administration, kasi hindi pa sila naging indigenous, hindi pa sila nagiging autonomous, then we also offer this to them. Kahit doon sila sa Cebu, sa Mindanao, o kaya dito sa Luzon. If they desire, we have even offered this sometimes to Bible Institute students na gin-suspend, but their churches do not have the program, and even sometimes the Bible Institute do not have a program for that. So pinapauwi na lang nila pagkatapos sinabihan, bahala ng simbahan mo nga magdisiplina sa iyo. We do not have the resources and we do not have the people to help you. We have other students dito who need us, and therefore you just go home and we leave you to the Lord on your own. Ganon ang ginagawa ng iba. But we do not want to do that. Bago natin pauwiin o bago natin i-give up, sinusubukan muna natin kung paga pwede natin sila mapasok sa ating programa, even if it will cost us heartaches, resources, financial resources. Or sometimes we may have to provide, we will talk about that later on. Then you have beneficiaries also, members under rehabilitation or probation. May mga membro tayo na right now are, ang kanilang membership status medyo suspended. Some are in inactive positions for some things that has to be straightened up. May mga bagay pa na kailangan maayos, at we hope that all of those na nalagay sa ating rehabilitation program, which maybe are no longer with us, na maybe if the Lord opens an opportunity for them to be helped again, then we will not turn our backs from them. At yun sana ang ating maging attitude. Ibinago na ng Panginoon, o kaya na-realize niya na yung kanyang pagkakamali. At nabigyan na siya ng victory ng banal na Espiritu so that
Yung dahilan kung bakit sila natanggal ay sa ngayon wala na. God has already corrected it. And that is the content of the verse that binasa natin kanina, which I am going to go back later on to explain. Members out of fellowship or suspended. Church employees or staff. Dito sa atin, mayroon mga tayo dito. No, itong employees or staff who have no spiritual leadership involvement. Temporal lang ang kanilang ginagawa. Secular jobs, utility, janitorial services, ito mga driving, maintenance, and others. Ngayon, categories of problems. Ito mahalaga ito eh, dahil I remember when I came here as your senior pastor in 1989, there was a big problem here dahil you were, at that time, you were going to have your election. At hindi pa man ako, when I was here, it was only interim, so hindi pa ako masyado nakialam dito. I just was, nagbabantay lang ko on the sideline. And I remember how you were discussing the qualification of some who were nominated to become deacons. Paglagay ng kanilang nominate naman ng nominating committee. Ba't nang nalagay ang pangalan doon? Naku, nagkaroon ng gulo. Hindi ba dati, gano'n yan? Hindi ba ganito? Hindi yan dapat mag-deacon. But these are offenses that were done during the time na hindi paligtas yung tao. Bakit mo pa ibalik-balik yan? Pre-conversion sins and offenses. Hindi na yan natin na... hindi natin inaalangkat yan kasi tapos na yan eh. Napatawad na sa kalbaryo yun eh. At binago na ng tao eh. Kaya lang, may mga iba dyan na lingering, hindi mo na mabago yun. Ganun na lang yan sila. They have to be accepted as they are. Kaya nga, ang first stanza ng ating baptismal hymn is, just as I am without one plea. Pagkatapos, just as I am without one... Hindi ba dati ganun ka, man? Pito asawa mo dati, di ba? Ang mga apo mo, 49. I'm not joking because we had a person who had 7 wives. Tapos, ina-admit niya nga maraming anak niya. Ba't nang noon pa yun? Truck driver. Pagkatapos, balikan mo ba yon? Iniligtas na ng Panginoon yon, binago na. You begin when he becomes saved in Christ. And then, ilagay siya sa baptismal service or sa new members class. Kaya doon, napansin ninyo, may membro tayo, may Sunday school tayo for new believers, for baptismal candidates. Kasi, yung mga yan, may mga past yan sila na inayos na ng Panginoon. Kaya tumanggap sa Panginoon, binago na. And so they can apply for membership or they can ask to be baptized. Hindi natin binabalik-balikan. New believers desiring to become members are encouraged to attend our baptismal and new believers Sunday Bible classes where their spiritual struggles may be addressed so that they may be prepared for church membership. Maaring sa ngayon hindi pa sila handa. Tapos tayo naman niya na hindi naman involved sa paghanda sa kanila, huwag tayo daldal ng daldal na sabihin, hindi dapat magmimbulan dito. Kilala ko yan noon eh. Kasama ko pa yan noon eh. Ikaw pala kasama eh. Dapat ikaw alis din. Yan ang attitude na talaga galit si Jesus Cristo. I did not come for those who are not sick. I came not for the righteous, but I came for the sinners. Na gusto babaguhin ng Panginoon. Kaya ano sabi nga noon? 3 things that were lost sheep. There is, and so shall it be. Among the angels of God in heaven, there will be rejoicing over one sinner that joins First Baptist Church of Manila by conversion. The lost coin. Woman who lost this coin. Ang sabi nila, isa yan sa 10 commandments dito nga nakaano sa kanya. To remind, she loses one, maybe the 8th coin. Ano ginawa niya? Dahil sa bahay niya, she swept the whole house. Did not throw anything to the garbage until na-clean niyang buo. Pagkatapos when she found the coin,
She rejoiced, went to her neighbors who probably worried about it because they know she was cleaning the whole house just to look for the coin. Sabi nila, so shall it be. Rejoice with me, I have found the peace that I lost. So shall it be among the angels of God in heaven over one sinner who repents and is found. And then finally, the prodigal son. A son who was lost. Actually, the lost son was the one who did not go away. Kaya kung kayo mag-istorya, dapat hindi kayo magsabi na we have a story of the prodigal son. And he is the older brother. The older brother was in fellowship with his father, Arasya, but his heart was not in fellowship with his father. Nagbalik ang kanyang kapatid, inayos ng Panginoon. Dapat magpasalamat siya, Brad, salamat na natauhan ka. Come, enjoy with us. Nag-uwi ng kapatid niya, nagsisisi. Galit pa siya. Buti pa. Ako, wala, I am not violated in your laws. Wala ka man ng pinatay na fatted calf para sa akin. Kulang lang sabihin na, bahala ka na nga magpatay ng fatted calf. If you want it, wala ka naman problema. Dami naman yan dyan eh. But this, your brother, was lost. He was dead. And now, he comes back, he is found. And he now lives. Let us rejoice. And he would not. Now, ilan sa atin sa simbahan, ako minsan, siguro na involved din tayo sa, maybe we were involved with the problem itself that caused some people to be dismissed or maybe withdrawn fellowship. And dahil inayos na ng Panginoon at bumalik sila, galit pa rin tayo. What happens if we make a mistake and God will never forgive us? Kaya, itong pre-conversion experience, Okay, now two is post. Conversion sin. These are serious or gross offenses committed by church members and leaders which require, hindi naman ang lahat na offenses, require a formal church discipline. Ang iba, minsan ipatawag mo lang isang beses, kausapin lang sa opisina, ayos na. Ang iba naman, puntahan mo sa bahay dahil nahiya na magpunta sa simbahan. Huwag mo na isipin yun kasi ikaw, repentant ka naman eh. So why are you, I know, sabihin natin, God, binago na, tsaka na-realize mo na, you come back to God. Problema niya, kung magpunta dito, tapos magkita naman, eh bakit dito ka? Sinabihan ka na ba na pwede ka na? Kaya, suriin natin ang mga sarili. If we really are like God who is righteous, let him who has not committed any sin cast the first stone. Okay, due to the damage this can cause on the life and witness of the church and on the offender themselves. The kind of offense na kung pabayaan yan, the person or the people involved are going to destroy themselves. And in the process, they will affect the witness and testimony of the church. So bakit pabayaan natin? Tulungan natin. Kung hindi magpatulong, then it is up to him and the Lord. And maybe there will be other churches na magtulong sa kanila. That's why ako hindi ko masyado, pag hindi na tayo makatulong sa tao at tinutulungan ng iba, wag naman natin nabulin doon, baka makitulungan nyo yan. Eh sa kanila yan eh. Wala na tayo pakialam dyan dahil we already have cut and close fellowship. God will not anymore hold us accountable for whatever happens to him. Yan ang sabi ng Panginoon, withdraw ka lang ng fellowship. But do not kill him. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Siguro, in us, dito sa atin, uncomfortable siya na magpatuloy. Maybe there will be another organization that, well, he will be more comfortable. Then he gets the help and the grace and the mercy in that organization. And what is that to us? Very well, it's good. Then God be praised. Yan dapat ang ating attitude. Pag hindi ka makatulong sa tao, tulungan ng iba, huwag mo naman patayin yung nagtulong. Di ba?
Kaya nga sinabi ko sa inyo na ito na topic ay talagang mahirap eh. Niisip ko kayo na lang kaya dito para makinig ako. Hirap nito. Sa akin na nalalaman, I have already read many books sa pastoral courses on church discipline. And many of those do not apply to us because they are written by foreign in another cultural pattern. Amerika, iba yung Amerika doon. Franka ang Amerika eh. The way they handle things there cannot be done dito sa atin. We have a culture dito na pag ipahiya mong tao, he can kill you or he can kill himself basta mapahiya. May mga kultura na nagustuhan nga nila kung sila napahiya. Ang Pinoy, hindi. Mapahiya mong Pinoy, bantay ka. Asia, that is Asian yan, kultura. Chinese, South Koreans, kita mapahiya sila, mapatay na lang sila. Japan, patay na lang nila sarili nila, basta mapahiya. These offenses, on a case-to-case basis, may be subject to church discipline. And we have reproof, correction, counseling, rehabilitation, and restoration. For members and leaders who are repentant and who will submit to the program recommended by the church. Okay, may kasalanan ako. Please help me. Hindi inyo lang alam, but itong bagay na ito, matagal ko na ito naayos at matagal na between God and me. Kaya lang, maaari ngayon lang ito lumabas. An offense that was done many, many years ago. But even that could be remedied when God is put in the program because of grace, mercy, and His compassion. Church discipline is a good work. Ngayon ko lang naisipan yun eh. Sige tayo, enumerate ng lahat na good works. Padami-dami. And among that, for a church, church discipline is a good ministry. In fact, it is a necessary part of the program of any local church. Because we are a company or we are a fellowship of people who are still sinning. Kaya a saint is not a person who is sinless. A saint is a person who sinless. bawas na bawasan. Hindi siya sinless, kundi nag-less sinning. Nabawasan lang ang kanyang... Imagine, kung ikaw ay ligtas na, ang mabawas sa isip mo ng mga kasalanan ay marami. Ang mabawas sa pananita mo, marami na rin. Ang mabawas sa iyong behavior, malaki na rin. Ang mabawas sa iyong lifestyle, malaki na rin ang pwede makuha ng Panginoon because of church discipline. So, church discipline is a ministry that the Holy Spirit may endow eternal values and spiritual qualities that may bring about revival and growth for the local church. Pwede na ito ang church discipline when done properly, accepted also willingly, and the Holy Spirit working, then it can become a source for growth and revival in a local church. Kaya hindi natin ginagawa, so we lose the benefit of that revival. We must not shy away from administering it, or we may lose spiritual powers that are available in God. Yan, hindi ko na nalagay dyan, but siguro sa ating pamplet nalagay yun. Okay, we go now to purposes or goals of church discipline. Goals or desirable. Okay, number one. Whether therefore we eat or drink, whatsoever you do, do all to the glory of God. So church discipline done biblically on God's children who are repentant and who are willing to be corrected and done by the church who is gracious and forgiving. Wala tayo magawa kasi sa discipline kung walang magpatawad. Puro walang kasalanan, hindi makapatawad.
Kaya every time you notice that you cannot forgive, remember all the sins that have been forgiven of you. That's what I usually do. Pag hindi ako makapatawad, akin lang balikan yung mga bagay nga nagawa ko sa Panginoon, na pinatawad ako ng Panginoon, at na-recover na ko sa mga problema na yan. Instead of just focusing on the offense of a brother, also look at yourself and find out whether you also have some things na kumasilip ng iba, baka mahiya ka rin. Okay, so we have then to minister to the offender. Imagine to be able to help a sinner come to the light. What is greater than the conversion of a sinner? Or even, what is more glorious than the correcting of a believer who sins, na nakurikan ang buhay niya pagkatapos nagiging kagamit-gamit siya sa Panginoon sa mga panahon na ito dahil nakurikan yung buhay niya? And so, to help him understand the concern and love of the brethren. Naramdaman ba yan ng mga tao na atin din disiplina kuminsan? I look at the past. There were times perhaps that when we called people to answer for some offenses that requires discipline, maybe those people did not see in us the grace and the mercy that they see. Baka hindi nila. Takot na lang mag-appear kasi wala pa kasi mula. May shotgun ka na, wala pa kasi mula. So how can people come to be rehabilitated when naghahintay ka doon na may shotgun ka? Double barrel pa, nga gauge 20. Na kahit ipikit mo mata, talaga may tamaan yan dyan. Nobody goes there. Nobody wants to be disciplined by an angry person. To let him understand the purpose, the program, and the process. Kasi kung maintindihan mo yung purpose at program and process, that you know what will involve in this, you are going to be spending money yourself in order to correct yourself. It will involve people financing this program. I will never forget receiving a cash of 240,000 pesos, $100. Sa 240,000 pesos, nakalagay doon, Pastor, for your rehabilitation program. I received that when I came from Texas. 1991, may natanggap ako na ganong kalaki. Para na lahat na kailangan ng mayroon kang gamitin. Hindi ka na mag-meeting nga, aprubahan. Ito atin ni ganito. Pagdalhin mo pa sa meeting yun, down yun, pagboto, wala tayo pera. You will never be able to do a successful rehabilitation program if there is no sacrifice involved on the part of the one disciplined and the church that is doing the program. To the church. So, glorifies para sa offender and then para sa church. Look at what the church can benefit from this. To cultivate reverence and fear for God and His work. Wala lang tayo time maglagay dito, but kung tingnan natin ang lahat ng mga sample sa Biblia, kung ano ang ginawa ng Panginoon para na ang mga tao ay magrespeto sa kanyang kabanalan. Look at Achan. Look at the 3 million people that were in the wilderness. Kung hindi pa makultivate yung kanilang reverence for God and fear to provide opportunities for self-examination. Imagine, every time we offer a rehabilitation for a pastor or for a missionary or for a member, at malaman natin, what comes to your mind when you know that somebody is being subjected to correction and discipline? What comes to your mind? Is it, buti nga para sa kanya yan? Or, ako kaya, bakit hindi ako natawag? Ano mang kasalanan nun?
pagsanggit ng kasalanan, sobra pa yung akin eh. Hindi pa ako natawag eh. Gusto mo ipatawag ka? Sumbong kita. Patawag ka rin. Self-examination. You know, self-examination, walang pwedeng ipalit dyan. Nahirapan ng mga pulis natin dahil yung nahuli na, naglaban pa pagkatapos eh, wala pala kasalanan, pulis pa masama. Yan ang nangyayari ngayon. Minsan, totoo naman. Hindi mo alam kung sinong totoo. Hindi. Okay, so you have provide to encourage future offenders to submit to the church discipline. Ay, ganun pala. Makagawa ka pala ng ganun. Pagkatapos, maawa pa pala ang simbahan, maawa pa kaya ang Diyos sa tao na yan, siguro maawa din ang Diyos sa akin. So if ever that happens to me, then I will be the first one to request for counseling. Every now and then, we find people in our church asking, you know, to help dahil may mga problema sila. And that's very good. It should be a healthy feeling and attitude sa atin. Huwag tayo mag-iwas. Huh? To practice love for the brethren in need. Sige tayo, nagmamahalan tayo. Pagkatapos kung may mga kapatiran tayo na mahulog, hindi man lang tayo makatulong kahit kunti na lang. I remember a pastor in America na basta mabigat ang problema ng tahanan at usually, kung ang parents ay nagkaroon ng problema, nawala ng trabaho, ang dami ng expenses sa bahay babayaran mo, kulinti mo, energy. Dahil sa winter, deep winter states. I remember paying $7,000 para sa isang buwan lang na, ano, na oil sa simbahan. At ang ginagawa ng pastor na ito, basta mawala ng trabaho, ang taga sa Amerika, pag mawalan ka ng trabaho talaga, wala ka maano eh, hiraman. The church comes to the rescue. Pinapartida nila yung kanilang expenses, ang renta sa bahay, ang renta sa pagkain. Kuminsan, ang pastor pa nagaluto. Imagine, pastor, saan ka? Mamalingki tayo, dubli ating palingki ngayon dahil lima tayo dito sa bahay, may anim tayo na isama dito, so dublihin natin. Lutuin niya pa yan. Pagkatapos ihatid, sabi ko, grabe naman. But that should be the attitude of our people. Pag alam mo na wala makain, padalan mo pagkain. Wala matirahan, papasukin dito. O kaya hanapan ng bakanting lugar na matirahan. To show, demonstrate our love. To help preserve the life and the vitality of the fellowship. The life and vitality of the fellowship is going to be adversely affected if we do not know how to show love and restoration to the people who are repentant. Nagpapalakas yan sa ating fellowship. And then you have, last na nalagay dito is to develop the social and emotional growth of the church and to balance this with her intellectual and spiritual health. Kasi ito, relational health ito eh. At inantay ko pa yung mga natitira pa na mga lessons sa relational health na pinag-usapan namin ni Brother Andong. I think he is back and we hope to be able to look back to that because itong relational health ng First Baptist Church of Manila is very important. I'm not worried anymore really as far as our church is concerned and our fellowship. Hindi ko masyadong worried sa doctrinal perception ng ating mga kapatiran because I think doctrinally and okay lang tayo. It is our relational health that is in question. How are we getting along with one another? There are people here who are hurting because nobody ever greets them and even invites them for anything. They come and go, come and go, and then they never even get maybe one or two sentences of greeting. They just come and go.
Kasi ang ugali kasi natin kung sino yung ating mga mahal na sa buhay at ang ating mga close friends, yun lang atin palaging, kahit malayo sila, hinahabol pa natin. Andito sa harap, na andyan na sa iyo, nag-aano, iniwanan mo lang. Minsan may apat na tao dyan, nag-usap-usap, nagpasok ka, ay, mabuti andito ka, come again. Pabayaan mo na yung iba iyan, na andyan. Sino yun? Yun ang amin dito, asir. Yun ang amin, pastor. Naku! Bakit ikaw lang ganyang minati? Eh, nagtatight ako eh. Alam mo, dami talaga pang mga bagay na dapat natin malaman. We will be much better, really, if we are able to do all these things. Okay, alanganin na mag-start tayo ng bago. Just i-flush lang natin itong, siguro matapos natin ang preventive state. Okay, now we go to the process or to the program. May 5 minutes pa tayo. Okay, preventive phase. Mas mura ito eh, yung preventive phase. Bago mahulog sa kasalanan na kailangan disiplinahin, ay ano, napigilan na. Ibig sabihin, ito ay mga bagay na kung naturo sana noon pa, ay hindi na nangyari ito. O kung sakali man naturo noon pa at nahulog, kunti lang, ang iba naman niya ay nakaiwas. Katulad yan ng immunization eh. Yung mga na-immunize na, mabuti. Kasi nang dumating ang plague na yon, ay yung na-immunize na, ay na-ready na. May preventive medicine na. Okay, so we have number one, sa preventive stage, church discipline must be a part of the Christian education program of the church. The church Christian education curriculum must include a complete course on church discipline at all levels, age levels. Bata pa, turuan na. Ito yung simbahan natin, gusto ko yung matulungan. So, may mga preventive measures, we educate them. Now, you find that in Ephesians 4:12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. Okay, another preventive measure is biblical principles involving Christian discipline learned from church must be reinforced in the home. Kung ano ang tinuturo dito na nakakabuti sa mga bata, inyo is second demotion sa bahay ninyo. Kasi alam niya ng mga bata eh, they come here and they are taught this. And then when you are in the home, ni-report nila doon na iigpit-igpit naman ng mga ano doon, naturuan kami doon na ganito, ganito, ganito. Tapos sabi ng parents, sobra naman yan. Ano ba yung simbahan na yan? Ano, naturo sa inyo yan? Ay, mabuti yun. Halika rito. Alam mo kung bakit tinuro yan? Dahil di sa bahay, tamad ka eh. Kaya na. Mabuti na napansin nila sa church. So, dapat may kooperasyon. Kasi mahirap yung ituro dito pagkatapos sinasalungat ng mga authority sa bahay. So, yan ang preventive measure. Church discipline must be included in the practical and academic training of pastors and missionaries in the Bible Institute and seminaries. Hindi lang sa simbahan, kundi hasta sa Bible school, seminaries, sa mga association. Ito yung mga preventive. I'm glad that many of us who grow up in a Christian home are already beneficiaries of church discipline because hindi pa tayo, bata pa tayo, early years in our Sunday school, preschool pa lang, at saka sa kindergarten pa lang, or even in elementary, mayroon ng pagpigil sa sarili because the church and the home and the school sa community are in partners. Kasama natin ang gobyerno. And even the international community. Although hindi natin maasahan yung international community. Next week, we are going to look at the therapeutic or rehabilitative phase. Let us pray. Father, thank you because we are able to talk about this very difficult subject that has been in scriptures but had been avoided.
in our curriculum for our church people. Kaya maaaring marami na ang na-miss namin na mga blessings and benefits from you because of the study of this. And especially in the implementation of this. So that for every discipline and every offense, this should be corrected and the persons involved are going to return again into a state of productivity under your grace, mercy, and compassion. In Jesus' name. Amen.